Bakit si BBM ang dapat natin suportaan o dapat natin iboto ngayong eleksyon? Bakit? Kasi may nagtanong sa akin, bakit daw si BBM? Unang-una sa lahat po, bakit si BBM ang iboboto ko? Eh, hindi naman ako registered kasi kakarating ko lang yun. So, BBM ako dahil alam kong kaya niya. Tiwala ako kay BBM din. Tapos, yun nga, naniniwala ako na kung ano yung kasalanan ng ama ay hindi pwedeng i-inherit ng anak or hindi pwedeng ipasa sa anak. Kasi dapat, sabi nga ni Mama Lini daw, magnanakaw na si ano, Bongbong, di ba? Nakikita naman natin sa, lagi ko yung napapanood dyan sa, ano, sa newsfeed ko sa Facebook. Lagi nilang binanatan si Bongbong na ganito, si Bongbong ganyan. Tapos may isa pa yan, ano, lagi yung napapanood dyan si ano, si ano ba yun, si Guanzon? Sino yan? Yung, ano, si Guanzon. Yung lagi na lang niyang binubuli si ano, si Bongbong Marcos. Yan yung mga taong, ano, ayaw mabuli, pero napaka-bully. Di ba? Ayaw mabuli, pero ang napaka-bully ang mga putra, guys. Tapos sasabihin ba, I need to educate you, ulol! Ulol! Isa pa kayo, ang ina nyo, kayo lang babatalino dito sa Pilipinas, ulol! Ang ina nyo! Tapos, meron pa. Yan, yung mga kakamping, napaka-bully nila, no? Sobrang bully nyo po. Eh, pasalamat nga kayo, hindi kayo ginantihan ng mga ano eh, ng mga BBM supporters, di ba? Kaya, ayos lang din. Sana nga, daya na lang talaga. Nakikita ko kasi, daya lang ang pwedeng makapagpanalo, ang pwedeng makapagpatalo kay Bongbong Marcos. Yung Kumilik, yung daya lang, daya. Tulad nung dati, di ba? Ang dapat sana yung vice president natin dahil nung ano 2016 election eh, si ano Bongbong Marcos eh. Kaso nga lang nadaya! Nadaya! Bakit? Kasi natatakot sila na makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Kaya ngayon double sikap sila na sirain pabagsakin si Bongbong Marcos. Pero hindi na yan pwede ngayon. Hindi na yan oobra ngayon. Bakit? Kasi gising na yung mga tao. Hindi man ako isinilang nung panahon ng EDSA Revolution, nung martial law. Pero, nagbabasa din ako. Nanunood ako ng mga video na kung saan pinapakita yung totoong nangyayari. Hindi yung puro paninira lang yung nasa libro. Yung kinikilala lang nila na yung si mga Aquino, nilalagay nila doon, mga matitao si mga Marcos. Hindi naman yung totoo yung sabi ng mga matatanda ng buhay pa ng Marshall. Oh. Tapos sasabihin pa nila, eh, kulang ka sa education, kulang ka sa mga ganyan, dapat ganyan yung lol. Lol, kayo lang ba magaling dito sa Pilipinas? Hindi, pag nanalo yung mama, kung matalo yung mamalini nyo, gawa kayo ng sarili nyo, ano, gawa kayo ng sarili nyo, Pilipinas, no? Bumukod na kayo, mga ulo nyo. Kaya yun lang. Tsaka BBM Sara tayo, guys. BBM Sara, BBM Sara, Sara. Siyempre, Duterte. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. BBM Sara, BBM Sara. Yun lang. Kita na yung ano.